Hello mga kababayan ko. Ngayon, magluluto po tayo ng Chicken Bicol Express. Pero yung paghiwa ko, malalaki-malalaki kasi ang gusto nila malaking hiwa. Eh, hindi yung pareho sa atin na maliliit yung hiwa natin. Ngayon, samahan nyo ako ngayon magluluto ng Bicol Express na ipatikim ko sa amo ko ngayon kung magugustuhan niya yung luto ng mga Pilipino. Tara, ngayon magluluto na po tayo. Ito yung recipe ko. Ngayon, naghanda tayo ng 2 kilong manok. Pero malalaki yung hiwa. Kasi ito ang gusto nila. Kasi ayaw nila yung maliliit yung hiwa. Tapos, ginger na hiniwa ko ng ganito. Marami siya. Tapos, yung sili natin. Marami talaga kasi only dito yung sili. Marami yung mga sili dito. Eh, mura lang. Tapos sa atin, di ba, mahal yung sili sa atin. Kaya, pakunti-kunti lang ang nilalagay natin dito. Napakaraming sili kasi may puno sila ditong sili. Ito naman yung isang malaking, medium na sibuyas. Tapos, garlic na marami din, 6 na piraso na garlic. Tapos ito ngayon yung paste natin, dagdagan ko ng ginger paste. Tapos yung gata natin, coconut milk. Ito yung 2 kilong manok. Tapos yung ginger na luya. Tapos yung sili na hot pepper, marami din. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. Tapos yung isang medium na onion na sibuyas. Tapos 6 na piraso ng malalaki. Yung bawang na garlic. Tapos ito rin, 1 can na coconut milk. Ito yung ginamit ko, coconut milk. Ready to use it. Then, tapos ito yung ginger paste natin. Ngayon, mag-start na po tayo magluto ng Chicken Bicol Express. Ewan ko kung magustuhan nila. Diba? So, ngayon, mag-start na po tayo. Lagyan ko ng oil. Ito siya. Tapos, lalagay natin yung ginger. Konting lang siya para malasahan yung luya. Diba? Itong Chicken Bicol Express, sa akin lang itong recipe. Iba-iba yung natin, yung pagluto din. Diba? Tapos, lalagay natin yung napakaraming bawang. Para masarap. Kasi hindi naman tinitipid dito yung bawang. Tapos, lagay natin yung sibuyas, onion. Yung isang kamay ko nakahawak sa camera. Ayan. Diba? Umoy pa lang. Kasi maraming sibuyas, luya, at saka bawang. Masarap na. So, nagluluto din ako ng yung hummus. Para sa salad yan. Eto, niluto ko. Tikman ko sa alaga ko. Kasi mahilig sila sa spicy. Lalong-lalo na yung employer kong lalaki. Mahilig sila sa spicy. At mahilig sa bawang. Eh sa atin, kalahating bawang lang. Kasi mahal sa atin yung bawang, diba? At saka yung garlic.
yung onion at saka ginger, mahal sa atin dito. Plus, kailangan marami, marami ang ano, gagamitin mo para malasahan nila. Ito. Tapos, lagyan natin ng kunting sili para yung iba sa kanan. Yung ano lang natin yung sili. Sarap. May pa lang. Nakakaano na, di ba? Tapos yan, ano na, yung nagwa-brown-brown na siya, lalagay natin yung manok. Manok natin. Ang sili yan. Kasi sa atin, ang nilalagay natin, minihiwa-hiwa natin, yung maliliit. Pero dito, ayaw nila. Kasi gusto nila, malalaki ang hiwa. Kaya, yung paghiwa ko, malalaki din. I-try natin. Ngayon lang ako nakapagluto ng ganito dito. Patry natin sa kanila. Kasi, lagi nilang sinasabi, yung luto ng Pilipino, masarap daw. E paano? Yung pagluto natin, may kasamang pagmamahal para maging masarap. Kasi kung magluto lang tayo, basta lang tayo magluto na walang pagmamahal, hindi masarap. Diba? Kung may pagmamahal, minamahal mo yung trabaho, minamahal mo yung pagluto mo, masarap ang kalabasan. Kaya ito, lana natin, diba, na mix mo lang maigi para yung lasa ng sibuyas at saka bawang, ginger, mag-observe talaga sa didikit talaga sa laman ng manok. Yan, ganyan. Tapos pagka ano na siya, luto na siya, yung parang ano na siya, nag-brown-brown na, lalagyan natin ng ano, yung gata. Pero huwag kalimutan, maglagay po tayo ng ano, ito yung ginger. Yung ginger paste. Para umagalaw-galaw yung camera ko, umagalaw din yung ano ko, yung kalan ko. Paano, yung isang ano, hawak yung camera. Wala akong cameraman. Ako lang. Ayun. Pagpasensyahan nyo na kung gumagalaw yung kalan ko at saka yung camera ko. Pagpasensyahan nyo ng mga langga ko para makapag-luto lang ako at makapag-video ng ganito na ipakita ko kung ano ang luto ko, recipe na chicken curry. Malay nyo, subukan nyo, luto nyo yan sa alaga nyo. Baka magustuhan, diba? Masarap naman yung mga pagkain nating Pilipino, diba? Ayun. Ano natin muna sa mag brown-brown siya. Para matanggal yung ano? Yung ano ng manok. Ayan. Ngayon, natuyo na siya. Natuyo na yung ano natin. Maglalagay na tayo ng coconut milk. Kata. Ito. Ayan. Maraming gata. Isang latang gata. Tapos, patutuin din natin to. Sarap to. Ayan. Tapos, lalagay na natin yung naiwang sili. Hot pepper. Tapos, maglalagay din tayo ng black pepper, paminta. Para masarap siya. Diba?
paanuhin lang natin hanggang siya'y matuyo. Kasi gusto ng amo ko yung tuyo-tuyo siya. Pagpanin natin po maya-maya pagka matuyo na siya. Tikman natin kung luto na yung karne, yung manok, tapos yung lasa niya. Ito na siya. Ayun. Tuyo na yung gata. Ito na yung kulay niya. Tikman na natin siya. Amoy-amoy niya yung spicy na amoy ko. Tikman natin. Ako, parang gusto ko nang kumain. Sa amoy lang pa. Alang spicy. Masarap to kaya kasi gusto ng amo ko ng ganito. Ayun. Luto na siya. Luto na yung Chicken Bicol Express natin. Pero parang ano, hindi Bicol Express. Kasi malalaki yung hiwa. Ayun ba? Luhin na natin yung ano niya. Iluto naman yung ano, yung karne. Yala, kain tayo mga kapatid. Ito na yung Chicken Bicol Express ko. Kakamay ako para masarap. Ba, masarap yung pagka magkakamay tayo. Kain. Ewa. Sarap. Kaya lang yung isili. Masarap daw to. At maka ano daw, gamot daw to pang ano, pang ano sa iwas ng virus. Lahat naman tayo eh, mga Pilipino, nagkakamay minsan para masarap yung kainan. Sabaw niya lang pa. Ulam na. Ito nga ako kumakain ng ano, ano. Ang daming ano, luya. Ito gamot din pa sa ubo. Ayoko mag-anong kutsara. Hindi ko malalasahan yung ano, pinakain ko. Sanay kasi ako magkakamay. Kasi kami doon sa Pilipinas, kamay, nagkakamay kami. Thank you pala sa mga OFW na nanonood ngayon. Salamat mga guys sa panood ng aking video ngayon. At huwag kalimutan i-like at i-subscribe. I-click na din yung notification bell para update kayo sa incoming video ko. Salamat! Maraming salamat!